sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 29, 2024 at tayo po ay nasa 26 na linggo ng karaniwang panahon at mula po dito sa bayan ng Giginto, Bulacan at ito po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng mga bilang chapter 11 verses 25 to 29. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng ulap at kinausap nga si Moises. Ang 70 matatanda ay binahaginan niya ng Espiritu tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpahayag noon, ngunit hindi na nila inulit. May naiwang 2 matandang lalaki sa kampamento. Eldad ang pangalan ng isa at yung isa ay Medad. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sumama. Gayunman, pinahaginan din sila ng Espiritu ng Panginoon, kaya sila'y nagpahayag na roon. Nakita pa sila ng isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Josue na anak ni Nun at katulong ni Moises. Sinabi niya, bakit di ninyo sila sawayin? Ngunit sinabi ni Moises, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Mas gusto ko ngang maging propeta ang lahat ng Israelita at mapuspos ng Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang magpapalang araw sa inyo pong lahat at mula po dito sa Giginto, Bulacan, ating pong pagnilaya ng ating pong narinig na pagbasa mula sa unang pagbasa sa aklat ng mga bilang kung saan ay merong mga hinirang bukod kay Moises, may mga hinirang na 70 pang mga matatanda at pinagkalooban ng kakayahan o kapangyarihan mula sa Espiritu Santo. Pero yung dito nga po, sabi, mayroon pong 2 matanda na hindi sumama nang ipatawag sila, pero sila naman ay pinagkalooban pa rin ng Espiritu. Nakakapagpahayag din ng salita ng Diyos, kung ano man po, noong kakayahan na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. At binalak sana na pigilan sila, isumbong, pero sabi nga ni Moises ay hindi magiging kabuwasan para sa kanyang karangalan kung meron ding iba na mga nakakagawa o meron ding iba na pinagkalooban ng Espiritu Santo. Na magandang mapagnilaya natin ngayon dahil lalong-lalo na sa mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, lalong-lalo na sa usapin ng politika na magkakaibang partido, hindi magkasundo at dahil hindi nila kapartido, kahit maganda ang ginagawa ay pilit nilang pinitigilan, pilit na hinahadlangan. At hindi ito makakabuti o maganda sa paglilingkod. Dahil lahat naman po tayo, mapapasimbahan man o sa gobyerno, tayong lahat ay tinatawag ng Panginoon na maglingkod at pagsilbihan ng mga tao ayon sa atin pong tawag, ayon sa ipinagkaloob sa atin. Iwasan po natin yung pigilan o maghilaan, yung tinatawag nga natin crab mentality, no? Kaya hindi tayo umaasenso dahil pinipilit natin hilain pababa ang mga tao na magaganda naman ang ginagawa, pero dahil lamang iniisip natin na mapupunta sa kanila ang karangalan, kaya hindi natin sila pinaiintulutan. Kaya nawa po, patuloy natin pagnilayan ang ating pagbasa sa araw na ito ng Linggo. Muli po, sa mapagpalang araw sa inyo po lahat.